Annyeonghaseyo, welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. I'm Myla Torres, editor of HallyuDrama.com. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. I'm Hannah Petracha from HallyuDrama.com, your ultimate K-drama guide. Hi everyone, and it's a Saturday, so pag-uusapan na naman natin ay mga favorite nating pinapanood. But tonight, hindi tayo K-drama mode dahil variety ang pinapanood namin ngayon. Siguro naman alam nyo na yan dahil maraming nag-abang dito sa variety na to dahil grabe, star-studded, no, Hana? Mm-hmm. Etong, sobra! Itong Young Actors Retreat na pinapalabas ngayon sa View Philippines and so far meron ng 7 episodes. So, pag-usapan na natin yung mga favorite scenes natin dyan at yung mga na-discover natin about our favorite actors. Parang ang dami kasi dito sa mga ganitong variety, dito lumalabas talaga yung ano, tunay na personality ng mga artista na hindi natin nakikita sa mga dramas nila, no? Pero, correct. Ayun, Hannah, sino nga ba ang mga cast nitong Young Actors Retreat? Ayan, so bale, itong Young Actors Retreat, dahil daw isa lang yung director nitong mga dramas na to, so tatlong dramas from this director yung nandito. So una, yung Love in the Moonlight team, ang narito si Park Bogum, Kim Yoo-jung, si Jung Jin-yong, si Kwak Dong-yong, tsaka si Che Soo-bin. Sobrang nakakatuwa kasi sila yung oldest na drama na nag-participate dito, like 2016. So dun sa first episode, makikita mo si Kim Yoo-jung na parang nung binalikan nila yung lugar kung saan sila nag-shoot, sabi niya, "Why? Ito yun!" Ganyan. Tapos, super bata pa ni Kim Yoo-jung dun sa Love in the Moonlight. Oo. Pero, hindi diba, mo ma-realize, years, no? Six years na yung lumipas since yung kanilang ano, drama na yan. Correct. So parang mga nasa 17 years old lang siya nung ginawa yung drama. So parang ma-realize, so ang tagal na rin pala nitong Love in the Moonlight. Ayan. So silang lima yan, yung parang very close-knit group yung na mga main characters sa Love in the Moonlight, sila yung nandito sa Young Actors Retreat. Tapos, yung sumunod na drama na recent, last year lang, itong Itaewon Class. So parang nakakatuwa kasi si Park Seo-joon, hindi ko akalain na ganun siya. ako kasi, madalas ko siyang napapanood sa mga variety. Yung sa Yoon's Kitchen. May mga iba pa akong napanood na nage-guest siya. I think 2 days, one night ba yun? Yung sila sa Warang. Yung nag-guest. So, medyo may idea ako dun sa personality ni Park Seo-joon. And of course, yung latest niya with V, yung The Wooga Squad. Yung Wooga Squad. Pinanood ko din yun. So, yan, nakakatuwa. Si Park Seo-joon na laging leader yan eh. Yung personality niya. Siya yung leader. So yan, sa Itaewon, baling sa Love in the Moonlight team, ang leader nga pala dito si Kim Yoo-jung. So parang nakakaaliw, diba, na parang siya yung youngest leader dito sa tatlong team na to. And then yung sumunod, itong Itaewon Class. I think it was only, i-clarify lang natin, feeling ko kaya din siya yung in-assign muna as leader. Kasi si Park Bogum ay late. Late darating. So parang I think galing siya sa Celine fashion show or something sa France. Parang medyo delayed siya dumating kaya si Kim Yoo-jung muna yung tumayong leader ng Team Moonlight. Pero effective naman siya, 'di ba? Makikita naman doon sa first episode, talagang first nakikita mo nag-iisip naman siya. Ang bata pa pero ang galing na niya. Tapos sa Itaewon Class team, ang nandito si Park Seo-joon, si Ahn Bo-yun na late din sa second day din siya nag-join. Kaya mayroong isang actor Sonbe nila na nag-replace sa kanila. And then si Kwon Nara, naroon din, na makikita mo nakakatuwa yung personality niya, very caring sa mga
kasama niya sa group. Oo, nanay mode siya palagi. And then si Ryu Kyung-soo tsaka si Lee Joo-yong. Sobrang nakakatawa din to si Lee Joo-yong. Ang kulit niya rin na character. Ayun yung pinaka, I think, pinaka similar dun sa character niya dun sa Itaewon. Personality niya. Kasi yung character niya din dun palaban, ganyan. And lagi, napanood ko rin to sa, sa Weightlifting Fairy. Medyo boyish kasi siya. And in real life, ganun talaga siya. Yung personality, yung kilos niya, ganyan. Pero napaka parang cowboy, ganun. Tapos si Connara naman, ngayon ko lang siya napanood sa, sa variety. So, kasi sa Itaewon, di ba, ang daming nainis sa kanya. Yeah, I think ako rin naman nainis sa kanya dun sa dun sa character lang ha, dun sa character na lang niya dun. Especially dun sa mga first episodes. Pero dito sa sa Young Actors Retreat, ang cute niya pala yung kaya nga very caring, very motherly. Nakakatuwa. Tapos yung parang part na fan daw siya ni Che Sung-un. Parang Sound of Magic. Oo, ng Sound of Magic team. So medyo na siya shy sila na i-meet yung isa't isa. So mamaya i-discuss natin kung paano yung mga reactions nila sa pag-meeting. Ayan. So bale, dun sa The Sound of Magic team naman, ang nandoon syempre si Ji Chang-wook, hindi yan mawawala. At siya rin yung leader nitong The Sound of Magic team. And then si Che Sung-un, si Ai, yung And then si Wang In-yop, na sobrang nakakatawa siya. Natatawa ko kung paano siya maging worrywart. Tapos yung first time niya yata kasi mag-variety show. Variety. Yun yung tinatanong sa kanya na parang, is it your first time? Ginaganon siya. So hindi niya alam kung paano umarte, ganyan. And then, itong nakakatawa yung dalawang estudyante din sa The Sound of Magic, sobrang kinainisan ko to. Yung mga bully. Yung mga bully na na estudyante. Nandiyan. Pero yung care na sa kanila. Oo, ang cute-cute nila dito. Parang nagustuhan ko naman, natanggal yung impression ko na nakakainis sila. Kasi nga, in fairness sa personality nila dito, very outgoing. Tsaka since bata pa sila, so parang siguro sila yung medyo shy pero medyo comfortable na rin na makitungo dun sa mga kasing age nila. Ayan. So, yan ang ating mga cast members ng Young Actors Retreat. So, kaya sila nagkasama-sama kasi iisa nga lang yung director nung mga shows na yon. Yeah. Na naisip ni nung director na ang pangalan ay si Kim Song-yun na pagsamasamahin parang mag reunion tapos pupunta sila sa isang lugar and then ayun magigames lang sila magigames magbabanding yun yung mga may mga iba't iba silang activities na gagawin challenges. Dun sa challenges dun sa lugar na yun tapos ano lang siya parang two nights three days parang ganyan so nakaka-amaze din. Tama ba? Or, hindi, parang 3 nights, 4 days, parang ganun ata. Parang nakaka-miss din kasi na-stretch nila lahat yon into 8 episodes. Correct. No? Yung mixing time na yon kasi syempre ang hirap, grabe ang hirap siguro pagsamasamahin to mga artistang to. Big names talaga. Na parang di mo mai-imagine na magsasama-sama sa isang project si Ji Chang-wook, si Park Bo-gum, si Park Seo-joon na parang wow. Diba? Naayos nila yung schedule ng lahat. Mahirap yun eh. Naayos nila yung schedule na lahat para magsama-sama sa isang lugar for a few days. So, ayun nga. Pag-usapan natin yung mga first episodes para dun sa mga hindi pa nakakapanood at para hindi rin naman sila masyadong ma-spoil kung ano yung mga ibang pangyayari doon. Pero yung sa first few episodes, syempre, yun yung mga getting to know stage. And nakakatawa lang isipin na yung mga pinapanood nating artista, karamihan sa kanila pala ay mga introvert. Correct! Diba? Nakakatawa. Talagang introvert sila. As in, sobrang awkward nila nung simula na ayaw nilang
magkahiwa-hiwalay as a team, mm-hmm. parang ganun. Kasi syempre, di ba, parang ganun, parang first day of class, yung mga tipong doon ka lang didikit sa kakilala mo na, ganyan, mm-hmm. or mm-hmm. sa kaklase mo last year, mga ganyan. Sila ganun, mm-hmm. parang ayaw, sa parang nung una ayaw nilang mahiwalay sa mga teammates nila, mm-hmm. tapos di sila nag-uusap-usap. As in, may mga mm-mm. natatawa ko kasi, di ba, may mga captions yun. Tapos madalas sila parang nakalagay nervous laugh, yung mga ganon, thinking in silence. Kasi mm-mm. nga, parang lahat sila, dun kunwari, dun sa kina Kim Yujung na team, so nagda-drive na sila papunta dun sa Boryong. Dun pala sila, kasi summer, sikat yung lugar na Boryong for summer. Parang ganda, so, parang, no? Ang ganda. Sobrang kinakabahan silang lahat. As in, iniisip nila na parang, hala, paano ako makikitungo dito, yung mga ganon. Uh-huh. Tapos parang nakakatawa. Tapos parang lahat sila, ang interesting kasi lahat sila interested sa mga personality traits. MBTI. Yung mga, yung mga MBTI na ano. Ako nga hindi ko pa na-finalize yung akin kung ano ba talaga ako. Pero sila alam ba talaga. INFJ. Pero totoo. And all throughout, meron din sa mga iba pang episodes ganyan din, mm-hmm. na lagi silang, what's your MBTI, ganyan. Parang sobrang, kung dati, sa mga Koreans, parang big deal yung what's your blood type, di ba? Yeah. Mm-hmm. Yun yung alam natin dati na pag type A ka, very aggressive, very competitive, ganyan. Yeah. Pero ngayon, mas ano sila, yung minsan nagiging, ano na, pang-open ng conversation. Yeah. Yung what's your MBTI, ganyan. So, oo. Kahit sa mga inuman or mga kainan portions ng show, nagtatanungan sila ng MBTI nila. And yun nga, puro sila introvert. And I think introvert na nakita ko doon, yung sa ano, sa Itaewon, yung isang lalaki, si Ryu Kyung-su, tama ba? Hindi ba si Wang Inyop? Pero siguro dahil kasi, pero si Wang Inyop, medyo nag-warm up na siya dun sa mga mm-hmm. sumunod na episodes. Medyo nakakatawa na siya. Yung mm-hmm. nagpapatawa na siya or nakipag-usap siya sa camera, ganyan. Pero si Ryuk yung soon, may mga parts dun na kasi naaaliw siya kay Kwak Dong yun. Tapos ano, parang pagka yung di ba, pag nag-uusap-usap pa sa group, minsan ikaw yung nagiging center ng attention ng lahat. Yeah. Ayaw niya ng ganon. Uh-oh. Yung si Ryuk, yung Su. Ito namang si Wang Inyop. Siya yung, feeling ko siya yung nag-shine talaga dito sa show na to. Yung, ang galing kasi first, ano niya, first variety niya talaga. Mm-hmm. Tapos, mukhang natuwa yung mga, hindi lang yung directors, siguro, director ng show, pati yung mga castmates. Mm-mm-mm. As in, parang yung part na nagpunta sila sa, parang, ano yun eh, abandoned school. Tapos, may challenge na kailangan mong, may kukunin kang item sa loob ng mm-mm. school, pero kailangan mong dumaan sa pasikot-sikot. Tapos may mga, syempre may mga, umaak na ghosts doon sa loob ng abandoned school. As mm-mm. in talagang very ano siya, very natural na natatakot talaga siya. Matatakot din pala siya. Kasi nakikita ko nga doon sa part na nagkukwento tong si Park Bogum nung basta yung mga scary experiences ganyan. Parang siya nakakapit na siya doon sa seatbelt niya. Tapos parang sinasabi niya, Bogum, are you okay? Are you getting nervous? Parang siya. Parang gano'n. Natural yung ano. Pero pinakita nga doon sa may bandang mga second episode na parang Wang Inyop who's very nervous. Tapos pero pinakita na parang ang dami niyang task na ang galing niya, na tawang-tawa din sa kanya yung mga cast members pati si, niya. I think si Park Seo-joon, kasi si Bogum yung teammate niya doon, no? Tapos sa ibang team naman sina Park Seo-joon. Pati si Park Seo-joon na pa, ano yun, I'm a fan now, parang ganyan. Napaganan siya, kasi natawa siya, natatawa sila kay Wang Inyop. Kasi talaga, very, ano talaga, natural talaga yung pag-art. Hindi naman siguro siya umaarte nun. Talaga matatakotin lang siya. Pero, nakatawa pa dun sa, ano na yon, sa episode na yon, yung, ano, yung na-form nila na parang bond ni, ano,
ni Bogum. Mm-mm-mm-mm. Ni parang unexpected na may romance, ganyan. Yeah, kasi, oo. Ano eh, apparently, hindi naman pala yata magkaedad lang ba sila or basta parang hindi nalalayo yung edad nila. So parang magkadikit. Parang I thought kasi mas matanda si Wang Inyop kay Park Bogum. Oo. Akala ko naman noong una matanda si Bogum. Ewan ko, kasi siguro dahil mas matagal na nating napapanood si Park Bogum eh. Yeah, si Wang Inyop parang forever. Sabi nga forever 20s daw yung itsura niya. Tapos parang, di ba, recently lang napanood pa natin siya sa True Beauty na high school yung role niya. Yeah, so parang iniisip ko na mas bata siya. Mm-mm. Pero apparently hindi pala. And ano, may bromance sila doon. And nakakatuwa nga kasi parang talagang gusto niyang manalo. Ayaw niya matalo doon sa task na yun kasi alam niya si Bogum pagod, galing pa sa biyahe, ganyan. Akala nila, iniisip nila, pag natalo, baka doon sila matulog doon sa tent. Kasi may tent doon eh. Eh di ba the previous nga na game, natalo pa sila, yung pagkain lang nila para silang kawawa. Oo, nakakaawa sila. Pag para siyang, kung nanonood kayo nung 2 days, 1 night, di ba? Ganun yun, yung pag natatalo ka, kayo yung matutulog sa tent or kayo yung hindi kakain ng masarap, ganyan. Parang may ganun din sa mga first few episodes. Ayun, nakakaaliw si Bogman siya kasi Wang Inyo. Cute nila. Tapos isa pa, na-surprise ako sa pagiging witty ni Kwak Dong yun. Ay, oo. Ang galing niya! I mean, mabilis siya mag-joke. Witty siya. Witty. Kaya nga sabi ni Ryuk yung parang fan siya ni Kwak Dong yun. Kaya lang pag nag-uusap sila, parang nasa-shy siya. Nakakatawa nga si Ryuk yung sobra siya palang introvert. And hindi mo, yan si Ryuk. Ang shy, sobrang shy. I think siya yung pinaka-shy dun sa group. More than Wang Inyop. Kasi si Inyop, ito nga dito sa mga recent episodes, parang comfortable na. Unlike yung nung first episodes kasi awkward and yun tinawag siyang worry wart kasi lagi siyang nag-aalala, ganyan. Tapos, ay nako. Kasi si Hannah, hindi niya pa napanood, guys, yung lahat. Pero, di ba, may mga episode doon yung nakakatawa yung, abangan mo, Hannah, yung flying chairs. Okay. Di ba yung flying chairs, meron yan sa Running Man. Lumilipad papunta sa pool. Yung bigla ka na lang. Nakita ko. Grabe, kawawa si Wang Inyop doon. Yun yung pinakita sa preview na talsik siya ng talsik. Talsik siya ng talsik talaga. Tapos may isang part na doon na na sa sobrang daming beses sa siguro niyang natumalsik. Na siguro na hilo na siya or something. Nahulog siya mag-isa sa pool. Paakit siya sa pool, nahulog pa siya. So, naawa na sa kanya yung mga yung mga kasama niya. Pero di ba, ang galing kasi lalo pang sumisikat ngayon si Inyop. Yeah, totoo. Parang he's shining because of this, because of this show. Show, yeah. Oo, biruin mo yung mga kasama mo, mga Ji-Chang-wook, mga level na ng ganon. Tapos, well, syempre, si Inyop, rising na male lead. Pero nandun na yun dahil meron na siyang, meron na talaga siyang lead. Siya na talaga yung male lead, di na lang siya second lead sa Wire, di ba? Ayun. Correct. May mga iba ka bang na gulat or natuwa kang personality na nakita mo dun sa show? Siguro si Park Seo-joon, natatawa ako sa kanya dun sa first few episodes. Kasi, talagang few lang yung episodes pa napapanood ko. Kasi para siyang ang chill. Ganun talaga siya. Very cool. Oo, parang ganun lang siya. Pero natatawa ako kasi dun sa game na parang yung pang ilang game ba to? Pangalawang game kung saan kailangan yung maghulaan, mag-fill in the blanks. Yung parang siya yung
pinakamabagal na siguro hindi siguro inisip ko na saan ba to ng beer ganyan kasi dinictate na sa kanya itong sagot mo tapos yung mga kanta yung kanta na mayroong daw pangalan ng lugar sa Korea as in ilang beses siya sinabi ito sasabihin mo ito na sasabihin mo block. Tapos, ang nakakatawa pa doon, ilang beses siyang nire-rewind nung, di ba magaling sa editing? As in, Park Seo Joon, is it, can he answer? Park Seo Joon. Tapos parang, what will I say? What will I say? Yung parang, kasi ano, sanay so, tayo sa Park, sanay tayo sa Park Seo Joon na very cool yung mga characters. Oo, totoo. And even in real life naman, kasi yun nga, nasabi natin na leader siya. Kasi even sa Wuga Squad, ganun siya. But ang tawag nga sa kanya sa Wuga Squad, siya yung apa, siya yung tatay. Tapos si Yung Shik yung oma. Kasi si Yung Shik naman yung medyo, ano, medyo banayad makipag-deal with the others. Tapos siya naman yung, basta ano siya, chill lang lagi. Tapos masipag siya, very masipag. Yeah. And makikita mo rin yan dun sa, ngayon kasi, ang task na nila yung gagawa sila ng, yung parang magsaserve sila ng food sa mga fans. So, magtatayo sila ng pop-up bar. Yun, may mga fans, may mga napiling fans. Masaya, 'di ba? Tapos 'yun, pakakainin nila yung mga fans nila. Siya talaga yung nag-aano ng kung ano yung gagawin ng isa sa kanila about isa sa kanila. Ayun, ganun siya, ganun. As ako naman, medyo ngayon ko lang kasi napanood si Ji Chang-wook sa isang variety. So parang sa akin, parang nagulat ako na napaka ano pala niya, yung parang napaka humble, yung napaka low-key na tao. Yung wala ka talagang masisense na any yabang or hindi sa dahil marami tayong Ji Chang-wook na friends, no? Na fans. Pero yun talaga yung impression ko kasi for someone as big star gaya niya. Parang ano nga eh, parang feeling ko nga kulang ng confidence. Lalo na dun sa first task nila, yung hinahanap niya yung mga ka-teammate niya. Oo. Actually, natatawa ako sa kanya kasi as in ilang beses siyang stares. Naalala ko nung nasa Korea ako. Yun nga sabi mo. Ako parang, oh my God, it's a stair. Tapos parang, it's a set of stairs, flight of stairs, ganyan. Tapos parang siya, oh my, ito yung stairs. Parang, aakyat ba ako, ganyan. Tapos ang nakakatuwa, kasi makikita mo na ang close niya sa mga co-stars niya. Kasi kung paano nila hinihintay si Ji Chang-wook na parang, hala, baka narigaw na siya, hala, baka hindi niya alam, baka hindi tayo masundo. Yung mga ganun. Tapos nung nakita niya, tuwang-tuwa sila na nakita siya. Kasi talagang ano rin naman siya, parang sobra yung respeto sa kanya ng mga kasama niya kasi sunbenim siya eh. Yeah. And totoo. Even si Inyo, ito pinapanood kasi namin yung latest episode eh, bago tayo mag-air eh, pinapanood namin. May part doon yung nag-shopping na sila ng food. Para dun, yung iluluto nila yung ingredients. Etong si Inyo nagsisingit ng snacks dun sa shopping cart nila. tapos may tinitingnan na naman siyang isa pang food item silang dalawa. I think tong isa pang girl na kasama nila. Mm-mm. Tapos biglang dumaan si Ji Chang-wook tapos parang nagbehave sila. Yung parang natakot sila baka mapagalitan sila ni Ji Chang-wook. Kasi nakakatuwa talaga. I mean ang low off, agree ako sa pagiging low key niya. Tapos parang ano siya, binibigyan niya din ng confidence yung kasama niya. For example si Seung-eun
'di ba si Ai, parang sasabi niya, "Oy, nakatrabaho si Konara, ganyan." Tapos sabi ni Konara, "Fan ka daw niya." Ginagano niya sabi, "Oh, later I'll introduce you to her." Parang ganun. Tapos parang si Sungun, "Talaga ba?" Ganyan. Tapos parang nasa-shy sila, pero very casual ako. "Konara, Sungun, he says he's your fan. She says he's your fan." Ganyan. Tapos parang ang cute lang na ang galing nung rapport nila sa isa't isa. Na, as in, may na-build silang ano, camaraderie dun sa team na yon. And 'di ba sabi nga ni Ji Chang Wook, tinatawagan daw siya lagi ni Wang Inyop nung nag-shoot si Wang Inyop ng Why Her. Ay, oo. May na-mention siya. wow, ang cute naman na parang nag-ask ng advice si Inyop kay Ji Chang Wook. Yung ba, yun ba yung dahil daw nakapag-shoot daw siya ng melodrama. Kaya ako humihingi na daw. I think yun yun. I think yun yung Why Her. Dahil nagsushoot siya noon ng Why Her. And, ayun. Cute naman nung ano rin nila ni Wang Inyo. Parang, ano, brother. Brother naman yung turingan nila. Mention ko lang din si Bogum tsaka si Inyo. Ano sila, parang silang ano, yung magkaibigan na talaga na bro, yung bros na magkaibigan. Si ito naman si Ji Chang Wook tsaka si Wang Inyo parang magkuya, ganun. Oh, yung. Yung dong saying ganyan. Yung ganun ang turingan nila. Ang cute din. Tapos si An Bo Yun, syempre ma-mention lang din natin dahil sabi ni Edric nga kanina, ano, nakakatuwa din tong personality nito si An Bo Yun. Kasi parang bait-bait niya. Alam mo yun, parang, well, syempre, nakapanood naman natin siya sa Yumi Cell, sa iba pa niyang, sa iba pa niyang roles after Itaewon. Pero diba, kung napanood mo naman yung Itaewon, sobra kang mabubwisit talaga sa kanya. Yeah, oo. Sobrang opposite yung character. Kasi sobrang bait niya. Sobrang bait niya. Tapos, super friends pa sila ni Park Seo Joon. Kung magka ano sila, magkaaway sila sa Itaewon. Dito naman, so in real life, super friends talaga sila. Yeah. And yun, makikita mo rin yung character niya na very, yung parang tinatry niya makipag-usap sa lahat. Yeah. Extrovert ba siya? Nung nasabi niya lang, kung ano siya? Hindi ko lang maalala kung anong personality ko nasabi na ba. Kasi parang talagang puro introvert yung nakikita kong sinasabi nila. Ay, introvert lang na narinig ko si ano, si Kwak Dong yon yata. Dalawa lang yung narinig ko, yung isa sa team nila Ji Chang Wook, yung pinakabata, yung sabi nga nilapitan siya ni Kim Yoo Jung kasi naging kasama na pala sila dun sa project. Ang pangalan niya yata is Boyun, Boyun. Oo, Kim si Boyun. Oo. Sabi niya extrovert daw siya, which is kita naman kung paano siya maging ano, comfortable din agad dun sa iba niyang kasama. Tsaka, yun nga, yung isa pang nasa team ni La Ji Chang Wook. Parang dun sa team ni Ji Chang Wook, tatlong introverts, tsaka tatlong introverts, dalawang extrovert. Yun, yun yung ano nila. Ay, teka lang, hindi lang pala siya ano, baka may Love in the Moonlight team, Itaewon class team, tsaka The Sound of Magic team, pero dinivide pa rin sila, pinag-mix-mix up sila sa ano, diba? So, yun yung nangyari. That's why, nagkaroon ng, at least nakilala nila yung mga ibang, hindi pa nila nakakatrabaho. Correct. Yung iba doon, medyo may, ano naman na eh, may, ano tawag dito, may kilala na nila yung isa't isa. Like, like for example, si Park Seo Joon, tsaka si Bogum, nag-cameo sila. Oh, yeah. Sa isa't isa. Oh, si Bogum, 'di ba, sa Itaewon may cameo si Bogum Park. Ay si Park Seo Joon naman may cameo sa Record of Youth. Tapos and, si yun pala dahil nga same ano pala sila. Same pala yung ano tawag dito, yung director ng shows nila. Kaya pala meron. Parang si yung cameo ni Park Seo Joon parang bilang gante doon sa cameo naman ni Park Bogum sa Itaewon. And may common friends kasi din sila. May common friends sila, like si V na super friend din ni Bogum.
mm-hmm. na kasama sa Wuga Squad. Inisip ko nga eh, ba't di na lang nila isama si Bogo sa Wuga Squad? Sobra masyadong akong, busy yata. Sobra akong nag-crave ng ano, nung mga scenes nilang dalawa. Silang dalawa, mm-hmm. si Park Bogum tsaka si Park Sojun. And I think matutuwa yung mga hindi pa nakakapanood nung show pag nakita nila yung dalawa na magkasama sa yung nagluluto sila ng nag-grill sila ng meat. Mm-hmm. Ay, oo. Pinakita nga sa preview yun, sila daw yung the grilling meat brothers. Basta ganun, doon daw na-form yung bromance nila dahil pagalingan sila ng pag-grill ng meat. Yun nga daw yun. Oo, magaling nag-o-offer kasi sila parehas na sila yung mag-grill kasi magaling daw sila mag-grill ng meat. Mm-hmm. Pero yun si, alam ko talaga si Park Sojun, magaling talaga siyang magluto. Madalas ko siyang napapanood na nagluluto eh. Yung sa mga girls, sinong napansin mo na nag-shine? So far kasi, natutuwa nga ako dun kay yung doon sa Itaewon class na girl. Kasi... Ah, si... Ano? Oo, sa pala niya, si Lee Ju-young. Tama ba? Oo. Lee Ju-young. Ayan, siya yan. Oo. Super cute niya. Tsaka ano rin siya, funny din siya tuwing nagsasalita siya. Tapos mabilis lang maging comfortable yung mga tao sa paligid niya. Kasi mukha nga siyang makulit doon sa mga napanood ko na episode sa kanya. Kaya, ayan. Tapos si... Ako tingin ko rin siya and si Kwon Nara. Mm-mm. Si Kwon hindi Nara. Ko, hindi ko iniisip na ano pala siya, yung very loud. Yun. Hindi kasi may yung sa flying chairs. Para lumipad yung ano, kailangan meron siyang gesture, kunyari maghawak siya ng buhok niya or ng niyan or tatawa siya pag tumawa siya. Yung tumawa yata yun yung lumilipad si Wang Ito. Kaya tawa siya ng tawa. As in tawa siya ng tawa. Sabi ko, napaka ano pala nito, bungis-ngis pala nitong babaeng to. Saka na, ngayon ko na-appreciate na ang ganda niya, si Kwon Nara. True, kahit na doon sa ano eh. Doon sa isang drama niya, yung kakapanood lang natin. Nakalimutan ko na Bulgasal. Bulgasal, oh, ganda niya doon. So, tama. Yeah, hindi ko nga kalain na ano, ganun yung personality niya na motherly, yung personality niya, inaalagaan niya yung mga members niya. So, ayun, nagulat pala ako na si Kim Yoo Jung ay ano, very mature for her age. As in, itong nagluluto na sila, ano siya, parang leader, ganyan. Inaano rin niya. Nangunguna din siya dun sa mga tasks, ganyan. Very competitive din na babae. Yung sa first episode pa nga lang, di ba, yung parang hahanapin na kagad yung mga members. Naisip niya kagad na, ay, siya yung hindi nag-fail, di ba? Parang unang punta niya pa lang doon, alam niya na kagad kung saan hahanapin yung mga members niya. Pero yung sa pangalawa, yun yung medyo nag-ano sila, nag-fail sa panghuhula, tama ba? Kinulang sila ng oras, kaya kailangan nila ng another clue. Pero yun yung tawang-tawa ko kay Kwak Dong yun. Kasi ang bilis niyang manghula, as in, kinuha niya lahat. Ano, magaling siya. Ang bilis niya. Ang galing siya. Ang galing yung memory niya. Iniisip ko, matalino to, itong lalaki to. Kasi yung wit niya nandun eh. Oo. Ang bilis. Magaling siyang mag-punchlines, ganun. So, ayan. Wak Dong yun, it's his time to shine na naman ngayon dahil may ongoing drama siya, right? Gauss Electronics, yes. Oo. So. At last, makikita na natin siyang ano, bida. Kasi, ang tagal na niyang laging second lead or basta siya yung laging loyal na assistant. Ganyan yung mga role niya. Nalala ko sa isang eksena, di ba sila ni Park Bogum, siya yung bodyguard sa Love in the Moonlight. Pero nakakatawa yung sa isang game na si Park Bogum yung tinarget niya. So yung caption doon sa ilalim, the bodyguard who betrayed the prince. May ganun. Pero sobrang ano pangit. Niya, parang sweet niya kasi di ba yung kumakain sila. Yung tapos
bibigyan ng meat si Bogum. Sila Bogum kasi yung natalo sa game. So ang pagkain lang nila is rice and gochujang, sesame oil and ano to? Seaweed. Yung seaweed. O, yun lang yung food nila. The rest, may yung isang team may meat, yung isang team merong parang seafood, ganyan-ganyan. So, pero binigyan din sila ng meat. And sa mga madali ni Bogum, nakunin yung meat, tumayo siya ng hindi nagsasapatos. Walang shoes. Tapos parang worried na worried si ano, si Kwak Dong yon sa kanya. parang gusto niyang anuhin, linisan yung paa or something. He forgot the shoes. Tumayo din siya, di ba? Ang cute lang kasi. Nakakatuwa na nakita natin sila ulit kasi itong team Moonlight, very close din sila nung time na yan dahil nagpunta pa, remember after ng Moon Love in the Moonlight, so sobrang sikat ng Love in the Moonlight noon. They were rewarded ng ano, ng trip, ng vacation. And nag-vacation sila sa Cebu. Yun nga, nagulat ako. May nabalitaan ba tayo na nagpunta sila ng Cebu? I think meron namang mga lumabas. Kasi may mga nakita rin akong mga fan cams na time na yun. Sinabi nila, parang nagkwento yan si Kwak Dong yan sa isang variety show or sa isang interview about yung ano, nag-scuba sila or hindi scuba eh, yung freediving, snorkeling ganyan. Okay. Snorkeling sila sa Cebu kasama nga si Bogum. Okay. Tapos parang nagsama-sama sila ulit after 6 years. Tapos syempre itong Itaewon na before pandemic ba nga ba siya? Parang before, di ba? The pandemic. Hindi pa 2020. Ang Itaewon alam Plus? Ko, 2020 ng... Ay, oo. Oo nga pala. Before pandemic pa siya. Matagal na rin na hindi natin... Kasi si Park Seo Joon saka si Ahn Boy yun, madalas siya nagkikita. Friends talaga sila. Pero yung mga iba, yung mga girls, parang natatuwa naman tayo nakita natin sila ulit. And syempre, tinawagan nga nila si Dami, di ba? Ay, oo. Nakakatuwa. And unfortunately nga, hindi kasama si Dami kasi meron siyang prior engagement daw. Yun ano nga, ang hirap, yun? Hirap talagang pagsamasamahin niya mga yan sa schedule. Ayun, tapos sa team ano naman, Sound of Magic na recent lang pero nakakaaliw din na may na-form silang bond, especially si Ji Chang Wook and si Wang Inyop. Oo, correct. Magkuya talaga. true, nakakatuwa lang din. At ayan. Yun, ang cute nila oh. Ayan guys, so sa mga hindi pa nakakapanood, pwede pa including kayo. Including me? Oo. Next week na yung final episode ng Young Actors Retreat sa View Philippines. 8 episodes lang. And ano nga, ang hirap panoorin ng ano, ng weekly. Sobrang bitin. Ito, catch up na lang kayo kung ano, hindi nyo pa napapanood. At least hindi kayo mabibitin dahil sunod-sunod yung mga episodes. Feeling ko mamimiss ko sila after yung final episode. Kasi nagpahinga tayo sandali sa mga K-drama. Medyo nagkaroon din tayo ng K-drama slump? Overload. Parang K-drama overload sa mga nakaraan dahil sa dami natin pinapanood. And kung gusto mo lang talagang tumawa, gusto mo lang mag-fangirl over your favorite actors, and I'm sure favorite niyo yung mga nandyan. Eto, Young Actors Retreat. Highly recommended. And syempre, yung mga games talaga nilang mga Korean variety shows, no? Ang alam niyo na yan. Alam niyo na yan. Nakakatuwa talaga. Parang gusto ko tuloy mag-isip ng mga games for variety shows kasi very creative nila. Nakaka-inspire lang. Pero iniisip ko din na ang hirap siguro magtrabaho sa variety show kasi kailangan bago. Kailangan bago yung
unique yung mga ideas nyo. And kasi yung mga games nila, kung totoo eh, napaka-simple lang. Mm-mm-mm. Pero nakakatawa siya. Like, example, yung tawag sa ganun? Yung headphone. Yung may naka-headphone sila, mm-mm-mm, tapos inaantaw nila yung word na sinasabi. And napanood ko yan sa Hosplay. Oh, yung sa Game Caterers. Oo. Pinauso ni ano yun eh, ni Pinita yung ano na yun, yung game na yun. Meron din, meron din dito. Nakakatawa din sila. Kasi yung tipong lapit-lapit na nila, hindi pa sila nagkakarinigan. Ganong level. Tapos may isang ano pa dyan na dalawa na silang nagpapahula. Oo. Dalawa. So, I think si Ji Chang Wook yung nanguhula noon eh. Parang sabi niya, lalo daw siyang na-confuse kasi dalawa. Tama nga naman, dalawa na yung nasasalita. Na hindi naman niya naririnig. At ang mas nakakatawa usually dyan kasi, di ba, yung tayo as an observer, yung kung ano yung kung ano yung sinasabi nila, syempre alam natin kung ano yung sinasabi ng isang part, tas mali yung sinasabi. Kaya sobrang nakakatawa yung game na yan. Nakakatawa yung game na yan. Simple lang talaga. Even yung mga ano, di ba, yung papahulaan yung artista, yung artista or celebrity, may ipapakitang picture, tapos ito, 3 seconds, kailangan masagot mo. Yeah. May mga ganun games. Ang galing talaga ng Korean variety shows. Mm-mm. So, ayan. Young Actors Retreat. So, sa mga hindi pa nakakapanood, pwede pa kayong humabol sa 8th episode next. Every Friday kasi yung episode, new episode. So, So, ayan. Thank you so much sa mga nakasama natin tonight. And for more Usapang Hallyu, visit our website for K-drama news, reviews, and recommendations, hallyudrama.com. And you can also follow us on Twitter at hallyudrama, sa aming Instagram at hallyudrama. We're also on TikTok at hallyudrama. And please like, share, and subscribe to our YouTube channel para marami kayong kakwentuhan. Marami na tayong kakwentuhan dito sa ating Usapang Hallyu. And we also upload iba't ibang videos sa mga pinupuntahan naming events. So always watch out for it, lalo na darating si Park Eun-bin next week. And si Ji Chang-wook, di ba? So we will be going there. Yes. And abangan nyo na lang yung mga videos na i-upload namin. And updates, of course, on our social media. Thank you so much, guys. Thank you for watching. Annyeong. Annyeong. Thank you.